Hey, hey! It's your Tech Edit here. In this video, pag-uusapan natin ang Starlink dito sa Philippines. Posibleng game changer ba ito ng internet service quality natin dito sa Pilipinas? Pag-uusapan natin ngayon. Alam na natin o pamilyar na tayo sa kung ano ang fiber internet, LTE broadband internet, 3G, 4G, or even the upcoming 5G technology. Pero ang tanong, ano nga ba yung Starlink? Ang Starlink ay isang satellite internet technology na imbento ni Elon Musk na kung saan kailangan mo na lamang ng phased array antenna o satellite dish o tinatawag niyang UFO in a stick upang makakonect ka sa mga low-orbiting satellites ng Starlink. Dahil na rin sa SpaceX company ni Elon Musk na nakadevelop ng reusable rockets na kung saan napababa ang cost na kinakailangan sa pagde-deploy ng satellites, kaya naging posible ang ambisyon niyang makapag-provide ng internet satellite. Alam mo bang bago pa nagkaroon ng reusable rockets ang SpaceX ay nagbabayad ng US Space Force na approximately $360 million for every launch? Although maaaring bumaba, depende sa payload. Whereas ang cost ng reusable space rocket ng SpaceX na Falcon 9 na kaya magdala ng 22.8-ton payload costs only between $70 million to as low as $36 million per launch. Pero wait, since wireless siya at satellite internet, baka malag naman yan sa laro o puros buffer sa Netflix. Well, apparently that's the reason why kung bakit low orbiting satellites ang technology ng Starlink is to reduce latency and to provide high-speed internet. As per reports from reviews.org, the average latency ng Starlink is around 39 ms or 39 milliseconds and average speeds of 104 mbps of download and 16 mbps of upload speed. Kung iisipin, not bad na when compared sa mga internet satellite providers that typically offers 20 mbps of speed na pumapatak ng 5,000 pesos every month. So speaking of the price, magkano ba talaga ang Starlink? May pagkamahalan lang Starlink, mas mahal pa siya kaysa sa'yo. Sana all love! Literal na mahal ang installation cost niya. It costs around $499 o 23 to 25,000 pesos. And as for the monthly cost ng internet, it is around $99 or 5,000 pesos a month for a 100 Mbps download and 20 Mbps upload speed so far. Diba, sabi ko sa'yo, mahal siya pero may mga specific industries na afford ang ganitong type of service lalo na kung crucial ang internet service reliability and at the same time nangangailangan ng high-speed internet. Kapag natapos na ng Starlink ang goal nilang 18,000 low-orbiting satellites sa buong mundo, maaari kang mag-internet kahit nasa gitna ka ng isla, barko o bundok. Isa pang tanong dito, paano pag lumipat ka ng ibang bansa, libre na rin ba ang internet dito basta bit-bit mo yung satellite dish mo? Anyway, that's a question yet to be answered. So kailan nga ba papasok o magiging available ang Starlink dito sa Pilipinas? Just recently, may mga news reports na mayroong possible talks between Converge CEO Dennis Uy and Starlink para magkaroon ng partnership. However, hindi pa ito sigurado. From what I can see here, is posibleng kapag nagkaroon ng partnership between local ISP dito sa Pilipinas at Starlink, maaaring palitin ang bayad ng Starlink satellite dish via initial deposit at i-split ito into a 1 to 2 year monthly bill ang payment para mas magiyan sa bulsa ng subscribers. However, this is just from my own perspective or my own point of view. Over 1,000 satellites na mayroon ang Starlink as of the making of this video from their target of around 18,000 low-orbiting satellites. Although hindi pa talaga final kung kailan magkakaroon ng Starlink here in the Philippines, but one thing is for sure, companies and Filipinos are looking forward for this kind of technology. Actually, you can also reserve or make an initial deposit if you want to have a reservation of the beta test or the satellite dish from their website. And since ang Pilipinas ay binubuo ng maraming isla o archipelago, ang pagkakaroon ng ganitong teknolohiya ay maaaring makatulong sa pagpapaganda ng internet dito sa Pilipinas. So bago ako magtapos, baka may isa ka pang katanungan, which is, since kumukuha ka ng internet using satellite and kailangan may clear view sa sky ang satellite dish ng Starlink, paano naman kapag bumabagyo o umulan kung saan makapal na ulap at ulan ang nararanasan lalo na dito sa Pilipinas? According sa mga beta users ng Starlink sa ibang bansa na nakararanas ng matinding at makakapal na snow, ayon sa kanila, mayroong pagbagal na naranasan once na matabunan ng snow ang antena mula sa 133 Mbps, bumababa ito sa around 20 to 30 Mbps na download speed at 3 Mbps na upload speed.
According to another user na sa ibang bansa na nakaranas ng pag-ulan, bumagal ang speed from 120 Mbps to 80 Mbps na speed. So, posibleng magkaroon talaga ng kaunting service degradation kapag masama ang panahon o hindi malinaw ang view ng antenna papunta sa mga low-orbiting satellites. However, di pa natin alam since it's still on the beta stage, so marami pang pwedeng baguhin dito ang Starlink. So, hopefully you gained something on this video. Feel free to leave your comments or opinion sa baba kung maganda ba sa tingin nyo ang Starlink o hindi. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, hit that subscribe button and bell notification to get updated with the latest tech talks on this channel. Till then, see you on my next videos.